Magandang araw po sa inyo, Sir Red. Tawagin niyo na lang po ako sa aking palayaw na MJ. Nitong August 2021 ko lang po na-discovery ang inyong YouTube channel nang aksidente ko lang pong mapagtripa na makinig ng horror stories habang ako ay nagtatrabaho sa aming bahay. At simula po noon ay pinakikinggan ko na po ang lahat ng inyong mga stories at sumali na rin bilang HTV Positive member. Sa katunayan po, itong aking ibabahagi sa inyo ay sanay sa subscriber si Lakpot Stories, kaya lang gagandahan ko na. Ang aking buhay po kasi ay hindi talaga nawawala ng istoryang kababalaghan. Sa isip-isip ko nga, marahil dala ito siguro ng pagkakaroon ko rin ng personal na attachment sa mga gaitong klaseng bagay. Ang pamilya ko rin po kasi ay may kakayahan na makakita ng mga kaluluwa o anumang nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Lalong-lalo na ang aking tiyahin. Ang kwentong ito ay ibinahagi sa akin ng mama ko dahil memorable talaga sa kanya ang mga nangyari. Sa palagay ko, nasa isa o dalawang taong gulang pa lamang ako na mga panahong mangyari ito. Hindi naman po sa pagmamayabang ay ipinanganak talaga ako na magandang bata at madalas akong batiin ng mga kapitbahay na natutuwang makakita sa akin. Ngunit may isang katangian ako na kakaiba. May mga nilalang daw akong nakikita pero hindi naman nakikita ni na mama. Kadalasan ay nakikita na lamang nila ako na may kalaro sa gitna ng tatlong puno ng ipil-ipil na nasa bakuran namin. Hindi nga daw talaga nila ako mapauwi tuwing magdidilim na, sapagkat lagi ko nga daw sinasabi sa kanila na hindi pa kami tapos maglaro. Hanggang sa tumagal na nga ay parang palala ng palala ang mga bagay na aking nakikita. Madalas na nga daw nila ako nakikita na may itinuturo sa kalagitnaan ng kawalan. Minsan ay naririnig na lamang ako ni na mama na may kausap at bigla na lamang tatawa kahit mag-isa. Nagsimula na rin pong mag-alala ang mama ko dahil sa sitwasyon ko. Doon nga ay biglang nagsimulang magsulputan na rin ang napakaraming sakit sa akin. Inborn talaga sa akin ang pagkakaroon ng asthma since nasa family blood namin ito. Ngunit nagkaroon din ako ng sakit sa dugo. Natuklasan na mababa ang hemoglobin ko at sa ganoong gulang ay naging anemic ako. Nagsimula na ring mamayat ang aking katawan at labas-pasok na nga din ako sa ospital. Araw-araw nag-aalala si na mama sa akin at ganun din ang pag-iyak nila sa tuwing nakikita nila ang kalagayan ko. Tila ba kinukuha na nga daw talaga ako ng may kapal. Dumaan nga sa punto kung saan sinubok ang pananampalataya ng aking mama. Mas pinaigi nga daw niya ang pagiging malapit sa Diyos at dumating na rin sa punto na nagmamakaawa na siya sa Panginoon na pagalingin na ang sakit ko. Hanggang sa madagdagan ako ng sakit, nagkaroon ako ng tigdas. Nagsabay-sabay ang sakit ko ng panahong iyon. Kasabay ng pagbaba ng aking hemoglobin ay ang pagkakapos ko ng hininga dahil sa hika. Isama pa ang tigdas na siyang nagpapaapoy ng aking temperatura. Agad-agad naman nila akong isinugod sa ospital. Sa awa naman ng Diyos ay bumuti ang kalagayan ko, ngunit bumalik ako sa ganoong sitwasyon ng kinagabihan. Hindi na po nila alam ang gagawin, kaya bigla na lamang silang pinayuhan ng kapitbahay na dalhin ako kay Lolo Willie. Si Lolo Willie po kasi ay isang magaling na magtatawas at manggagamot. Nung tinawas nga niya ako, lumabas ang isang imahe ng babaeng engkanto at ito'y nakaputi. At ito ang inihugis na mga ipinatak niyang kandila sa tubig na nasa planggana. Magandang engkantada nga daw ito at tila natutuwa ito sa akin. Kaya naman ayon kay Lolo Willie, hindi malayo na nais na akong isama ng naturang engkantada sa kanilang lugar. Subalit ang mas nagpatindig ng balahibo ni Lolo Willie ay nung may isa pang lumabas na isa pang imahe sa mga patak ng kandila. Humugis ito na parang black lady. Umitim din yung patak ng kandila. Kitang-kita namin iyon ni Mama. Maaaring ito daw yung mas nagpapahirap sa akin kaya nagpapabalik-balik ang sakit ko. Pinayuhan nga ni Lolo Willie na mag-alay ng manok sa puno ng bayabas at binigyan ako ng pangontrang bracelet na dapat isuot ko daw palagi para hindi na ako lalapitan ng kung ano-anong nilalang.
Bumuti naman ang aking kalagayan at himalang nawala ang mga sakit ko maging ang aking hika. May isa pa daw napansin sa akin kung bakit ako lapitin ang mga kakaibang nilalang. Ito daw yung mga tila balbon ko sa noo na may humuhugis ng dalawang magkasalubong na puyo sa gitna nito. Ito daw ay maaaring palatandaan na bukas ang third eye ko kahit na sa ganoong edad, kung kaya't nakakakita ako at kaya kong kausapin ang mga elemento. Matapos nga pong gumaling ako sa sakit na iyon, unti-unti na ring nawala ang mga puyo na ito sa noo ko habang ako ay tumatanda. Inakala nga din ni Mama na hindi na ako nakakakita ng kakaibang nilalang dahil doon. Ngunit, madalas pa din akong magkwento sa kanya ng mga nahahagip ng aking mata at nararamdaman na kakaiba. Akala ng Mama ko ay tapos na ang lahat, pero hindi pa pala. Hindi-hindi ko rin po makakalimutan, Sir Red, ang karanasan at baon-baon ko nga ito hanggang sa kamatayan ko. Third year college ako nang mangyari po ito. Dati, cashier ko po ang kuya ko sa kwarto, ngunit nang mag-ibang bansa na siya ay ako na lang po ang mag-isang natutulog sa aming double deck. Ginawa ko munang pansamantalang tambakan ng mga gamit ko ang dati niyang higaan sa taas. Isang gabi, habang nakahiga ako sa double deck ay naramdaman ko na tila yumugyog ang aking hinihigaan. Yung bang parang merong tao sa taas. Naramdaman ko na parang may sumampa sa higaan nun. Hindi ko na lang pinansin nung una at nag-cellphone na lamang ako hanggang sa tuluyan na akong lamunin ng antok. Isang araw at kinagalitan ako ng tita ko na may third eye. Ang sabi niya, dapat ay hindi nakaharap sa headboard ko sa kama ang salamin ng aparador. Portal daw kasi ito ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Kung hindi naman daw maiiwasan na ganoon ang posisyon ng salamin ng aparador, since maliit lang naman talaga ang kwarto ko, ay dapat takpan ko daw ng tela ang salamin bago ako matulog. Hindi po ako nakinig sa kanya hanggang sa mangyari ang isang gabi. Isa nga po kasi ako talagang certified na puyatero at panayang cellphone ko. Naglalaro nga po ako ng ML nung time na iyon. Sa katunayan nga po nagpapamythic pa nga ako nung time na iyon kaya sobra talaga yung focus ko sa bawat laro ko. Pero natigilan lang ako nang maramdaman kong yumugyog na naman ang higaan ko. Tumingin ako sa kahoy sa harap ko at yung ilalim ng kama sa taas. Sinilip ko yung mga siwang sa mga agwat ng kahoy kung meron pang pusang naroon at nagkukulit lamang pero wala. Pagbaling ko sa ulo ko sa gilid ng taas ng kama, tumaas lahat ang balahibo ko at naitakip ko pa nga sa mukha ko yung cellphone habang naririnig ko ang tunog na isa-isa nang namamatay ang mga kakampi ko sa ML. May paa na nakalaylay sa gilid ng taas ng higaan. Kitang-kita ko po yun, Sir Red. Maputla ang mga paang iyon. Tila yung mga kukunga ay meron pong mga maiitim o kung hindi man, parang mga patay na kuko. Napadasal po talaga ako noong time na iyon at lakas loob na sinilip kung wala na nga talaga. Ito po'y naikwento ko ulit sa aking mama at sinabi niya, eh kung nakinig nga daw ako kay tita na takpan ang salamin bago ako matulog, eh sana'y hindi daw ito mangyayari. Kinagabihan nga noon ay ginawa ko na ang in-advise sa akin ni tita, pero huli na pala ang lahat. Dahil sa takot ko ng gabing iyon, maaga na rin akong nakatulog. Nagising na lamang ako na nakayakap sa malaki kong unan. Hindi na lamang din ako makagalaw ng ilang saglit. Nararamdaman ko kasi na parang may mga kamay na nakayakap na sa akin mula sa likuran. Meron nga ding binti na tila nakadantay pa sa binti at hita ko. Naramdaman ko rin na parang may mga buhok na nakakalat sa ulo ko at umaabot pa hanggang sa aking leeg. Hindi lamang iyon ang nagpakilabot talaga sa akin dahil sa aking pag-uusisa at pakikiramdam ng sandaling iyon, unti-unti ay parang may humihinga sa batok ko. Sobrang lamig ng buong katawan ko noon at tumataas lahat ng balahibo ko. Sumisigaw na ako pero walang lumabas sa boses ko. Sinisigaw ko ang pangalan ni Mama
at sinasabi ko na hindi ako makagalaw kung kaya tulungan niya ako. Hanggang sa napatulo na lamang ang luha ko sa sobrang hilakbot habang nararamdaman ko ang nakayakap ng kung sino man sa akin. Tuloy-tuloy pa rin yung paghinga niya sa batok ko na mas lalo pang nagpapatindig ng aking mga balahibo ng sandaling yun. Pinikit ko na lamang ang aking mga mata at nakiramdam na lamang ako hanggang sa tuluyang gumaan ang katawan ko at hindi pala ako nagkamali. Dumulutang ako. Pagmulat ko, nakita ko na lang po talaga ang katawan ko na nakahiga. Hindi ako makapaniwala, Sir Red, pero sadyang naglalakbay ang kaluluwa ko. Humiwalay sa katawang lupa ko. Bigla akong nilamig at mas lalo pang tinaasan ako ng balahibo nang makita ko kung sino ang nakayakap sa akin. Tanaw na tanaw ko mula sa kalayuan ang babaeng nakaitim. Hindi ko po nakita ang kanyang muka dahil nakatakip yung mahahaba niyang itim at tuwid na buhok sa mukha niya na nakakalat pa sa katawan ko maging sa ulo at leeg. Napaiyak ako sa sobrang takot at sumisigaw ako ng tulong. Sa kabila nga nito, walang nangyari at tila walang nakakarinig sa akin. Nilakasan ko ang loob ko at humiga ako sa katawang lupa ko kahit may nakayakap na babaeng itim. Pumikit ako at nagdasal ng Ama Namin at Aba Ginoong Maria at hindi ko na nga po halos mabilang kung ilang beses kong naulit yun. Unti-unti ay pinilit ko talaga ang sarili kong maigalaw kahit ang daliri ko maging ang aking paa hanggang sa maigalaw ko na ng tuluyan ang buo kong katawan. Doon nga, otomatikong nagmulat ang aking mga mata sa tunay na mundo. Agad ay napatakbo ko mula sa kwarto patungo sa kwarto ni na mama habang may luha pa sa aking mga mata. Naikwento ko sa kanya iyon at dahil madaling araw na rin naman ito nangyari at saktong babango na rin siya ng sandaling iyon para maghanda ng babaunin ni Papa ay doon na muna niya ako pinatulog sa kanyang higaan. Kinaumagahan, habang kami ay kumakain, agad ay sinabi ni Mama na may potensyal na yung Black Lady na natipuhan ako nung bata ako ang siyang nakita ko kagabi. In short, binabalikan niya ako. Sa katunayan, Sir Red, ay hindi ko naman talaga alam kung ano yung habol niya sa akin at bakit bumabalik siya. Simula po noon, nagsabit na ako ng panyo ng El Shaddai sa dingding sa gilid ko at naglagay na rin po ako ng rosaryo sa higaan ko. Ang kagandahan po ng aking ginawang ito, simula po nung araw na yon, hindi ko na nararamdaman ang kanyang presensya. Ngunit, nasasanay na lamang ako at nilalakasan ang loob ko kung sakaling babalik siya. Iniisip ko na lamang na may mas malakas pa talagang puwersa kesa sa kanya at yun ay ang kapangyarihan ng poong may kapal. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive! Isang positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQ, pinaasa, naka-move on at self-partnered. O sa madalit sabi, single. Ako po si Red. Samahan ninyo akong buklatin ang mga pahina ng kasaysayan ng pag-iibigan dito sa Red Diaries. Magkaiba-iba man ang daloy ng mga kwento ng relasyon at pagmamahalan na ipaglaban man o iniwanan, pinaasa pero hindi sumuko, ikinubli ang sakit sa unang pagkakataon, natuto sa mahabang panahon. Lahat ng iyan, inyong tunghayan. Team Ayi sa mga tampok nating Tagalog love stories. Dito lamang sa Red
Diaries. Red Diaries. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories sa YouTube.